Good morning, good morning. Nandito na naman tayo, RV Adventure. Biyahe tayo patungo ng San Pablo City para matunghaya na nilang pitong lawa. Yes guys, nandito tayo ngayon sa Marlica Highway. Patungo tayo ngayon sa Alaminos. Ngayon binabaybay natin yung lugar ng Alaminos going to San Pablo. Ito guys yung kalsada sa Alaminos Road. Guys, may bagong diversion road dito na ginagawa. Ito yung diversion simula sa Santo Tomas going to Quezon Province. Guys, pasok na tayo sa bayan ng San Pablo. Tutunghayan na natin yung ipinagmamalaki ng mga alawa dito sa San Pablo. Itong lawa na pinagmamalaki ng bayan ng San Pablo, matutunghayan natin maya-maya. Kaya guys, abangan nyo na lang.
yun din. The Lion. Tayo. Okay guys, napuntahan na natin yung unang lawa dito sa San Pablo. Ito ay yung lawa ng San Palok. Malapit lang po ito sa munisipyo ng San Pablo. Ito ay yung malaking lawa. Tingnan nyo, sobrang laki. Dito ay may mga naingisda tulad nila manong naingisda. Tapos may mga tindahan rito sa paligid. Kapag gabi, maraming tao rito sa paligid na to. Dahil ginagawa rin to nilang pasyalan. Yun nga lang, matatagpuan mo rito yung marumi ang tubig. Tingnan nyo. Konting linis lang to dito. Dadagsayin din to ng mga turista. Punta tayo doon sa kabila. Makita natin yung mga fish pan. Pupuntahan natin yon doon. Doon nakikita nyo yon. Pupuntahan natin yon. Kabilang side. Ayan sila manong na yung isda. Tanungin natin. Ayan sila manong. Nung anong nakukuha nyo dito? Ha? Ay, mga malalaki. Tingnan nyo, may nakuha na si Manong, oh. Ayun. Sa baba. Bakit nakalagay? Para hindi mamatay? O, tingnan nyo. Sa lawa, marami tayong nakukuha na mga isda. Kaya alagaan natin yung lawa. Dito yan sa San Palok. Ito yung unang lawa ng The Seven Lakes. Kaya doon sa kaligitnaan, sa kabilang side, pupuntahan natin yung mga bangka na yun kung para matunghayan natin kung anong meron doon sa kabila. Tara, let's go! Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na may mga palaisda. Ayun pa, sa laot, yun yung maraming fish pan na nakalagay. Ito rito maliliit lang. Tingnan nyo. Iba-ibang klaseng isda na nandito dito. Ito pa sa kabilang side. Yun, maliliit pa yung iba. Nandun sa laot ang mas malalaki. Hindi na natin mapupuntahan.
dahil sa sobrang lawak ng lawa na to, lawa ng Sampaloc, dapat konting linis lang dito para maging maayos. Tingnan nyo yung isda na mamatay na dahil sa dumi siguro ng tubig. Okay, paalam na tayo dito sa lawa ng Sampaloc. Pupunta na tayo doon sa kabilang side.
Guys, welcome sa pangalawang lawa. Yung lawa ng Bunot. Matatagpuan to dito sa Barangay Concepcion Bunot. Hindi na tayo guys makakaikot guys kasi may napagtanungan tayo. Yung motor ko nga hanggang rito lang. Dahil hindi daw talaga makakaikot. Dahil puro bundok-bundok. Tingnan nyo guys. Itong Barangay Bunot, yung lawa ng Bunot. Makikita nyo marami mga settlers sa gilid-gilid ng lawa. Ito rin yung may mga cottage din sa gitna. Ito malalaki yung mga fish pond. Hindi na tayo makakapunta doon guys sa kabilang side. Wala tayong maikutan. Tingnan nyo. Kahit dito sa kabilang side, puro mga puno talaga. Yan. Makikita nyo, puro mga puno. Kaya hindi na talaga tayo makakaikot. Kaya ito yung pangalawang lawa na pinuntahan ko na hindi talaga tayo makakaikot doon sa kabilang side kundi hanggang dito lang talaga. Yun, makita nyo yun. Nagahango si kuya ng isda. Ayun. Kita nyo yun. Sa may blue na cottage. Ayun, ang dami sa kalagitnaan ng lawa. Mga fish pan. Ang dami talaga mga settlers dito sa gilid-gilid. Oh. Gugustuhin man natin pumunta dun sa gitna, kaso hindi pwede. Wala tayong mapagdaanan. Kaya konting taste na lang muna tayo. Baka sa susunod na mga lake, baka pwede tayo makapunta ng gitna. Okay guys, punta na tayo sa susunod na lake. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Mohicap Lake. Matutunghayan natin ngayon yung ganda ng Mohicap Lake. Tara, baba. Ito yung waiting shed nila bago ka makababa ron sa lake, kailangan may entrance. Ang lake na to ay mayroon 105 steps bago ka makarating sa baba. Yun. Yan. Ito ay bantay sarado ng ecotourism ng San Pablo. Parang maganda tingnan rito sa Mohicap. Tingnan nyo. Ang ganda. Dito pa lang sa taas maganda na talaga. Ngayon bababa tayo mismo doon sa lake, sa baba mismo. Dito mismo yan sa taas kasi. Bababa tayo. Yan yung kalsada pa pababa mismo doon sa lake. Ganda. Matutunghayan natin ngayon ang ganda ng Mohicap Lake. Ito yung pangatlo na napuntahan ko.
pagdating dito sa baba, may mga namamahala rin. Ito yung malamang yung tao rin yan dito. Ito yung mga tao yung namamahala rito sa lake ng Muhikap. Ito yung tinatawag na balsa, sir, no? Fishing, pwede ka mag-fishing dito. Ah, pwede rin pala dito mag-fishing. Kung mag-ikot-ikot, sir, magkano ang bayad rito? Pag balsa, pwede mo na mahirap lang. Ah, okay. Basta, ano lang, may life jacket lang. Pag... Pero maliit lang yung ano yun. Maliit lang naman yung lang. Wala naman. May mga informal settler din pala nakat. Ano talaga sila? Yun yung mga ito mga ano fish pen. Oh, fish pen ito nandito. Yung mga nandoon bahay sa ano, yun talaga mga nakatira sila. Kaya ito mga bahay sa gitna. Ayun, nandoon sa gilid. Mga nakatira talaga. Sila yung mga may-ari ng fish pen. Matagal na kayo sir dito na ano, yung namahala rito. Dito mamasyal lang kami dito. Ano, masalad lang din. Pare-pareho lang pala tayo. Actually, ano eh. Ito na, nakapito sa taas, meron. Actually, ito yung pangatlo kong napuntahan. Ano, dahil, lake? Oh, dahil ikutin ko yung pito. Meron dyan malapit lang. Palakpakin. Actually, after nito, palakpakin ako. Tapos, after nito yung Angel, ano doon sa ano. Yung Barangay Angel. Tapos, meron po kasi ditong... Ang huli ko yung Pandin. Tourist destination talaga yung Pandin. Oo. Pero maganda rin dito, hindi tulad doon sa dalawa na napuntahan ko. Ano ba napuntahan mo na? Yung sa may Sampaloc at saka yung pangalawa, yung malapit lang din doon sa may Kalibato. Hindi pa yung Kalibato is yung ano yun eh, yung Angel yun eh. Yung malapit lang din doon sa may proper o ano, nandun yung Yambo at saka Sampaloc, Kaliba, ano, Yambo, Pandin, Kalibato, Muhikap, tapos Palakpakin. Sampaloc. 'Di ba yung Yambo at saka ano magkasama na? Magkaiwalay yun. Ah, magkaiwalay ba? Magkatabi lang siya. Ah, bali ano siya yung siya. Twin ano na siya, Twin Lakes na. Yun yung tinatawag na Twin Lakes. Yun nga, pero napapansin ko malinis yung pinakaan niya sa kalagitnaan. Oo, pero malabo yung tubig. O, malabo lang total yung tubig, pero hindi tulad sa kabila, wala mga ganito eh. Ah, hindi siya good for swimming. Oo. Talagang saktit ka lang dapat dito. More on fishing kasi dito. Marami kayong nakukuha rito? Ano ba yung four mga tilapia lang totally? Tilapia, flower horn. Flower horn dito, malalaki na yun. Malalaki na. Mahirap din mahuli. O, depende sa ano yun, yung pinaka... Pain. Tsaka depende sa panahon. Ngayon, hindi ganang mahuli. Pag mainit. Mm-hmm. Nag-motor ka lang? Oo, nag-motor ako. Para mabilis-bilis. Tuloy galing pa ako ng Manila. Manila rin kaya? Pero may bahay kasi ako dito. Ah, okay. Sana matapos yung araw. Kaya. Tuloy, ano lang din eh. Tatlo na lang eh. After dito, paglabas ko is... Palikpakin. Oh. Kung mag-yayambo ka, pabalik ka doon. Ano pa pala? Palikpakin, tapos yung doon sa barangay Angel Kalibato. Kalibato. Yun ang pinakamahirap punta. Bakit? Puro ano siya eh, bahay, may mga bahay. Tsaka puro ano. Mga informal ano talaga siya doon? Mga locals talaga. Local. Tsaka puro ano doon, puro ganyan. Ah, kasi yung pangalawa kong pinuntahan na galing doon sa may Sampaloc, kasi yung sa malapit din sa munisipyo, hindi rin makaikot yung motor. Dahil... Nakaikot sa Sampaloc? Hindi, sa Sampaloc, pero yung pangalawa, yung maliit lang na lake. Hindi lang doon lang, may pinuntahan ako banda doon lang sa may bundok. Na hanggang doon lang daw. Oo. Hindi ka pwede mo ba? Hindi talaga. Sabi ko. Yung palakpakin din, ganun.
Doon ka lang sa Mitulay. Ah. Yung nadaanan ko na Natulay. Saan ako galing? Galing ako dito sa may munisipyo. Ah, tapos ayun. Oh, yun din. Tama, tama. Yung may nadaanan ng Tulay. Yun ay palakpakin. Oo. Sa South San Buenaventura, hanapin mo doon sa map. Oo, nandiyan. Yun kasi pa lang. Kasi pag nagkamali ka ng liko, lalabas ka na kalawan na. Actually, naka-Google. Basta huli na is yung Pandin. Maganda na sa Pandin, yun na pinakamalinis. Yun na nga, yun nga ang inaano nila na malinis nga daw. Naliliguan daw talaga yun. Naliliguan. Yung tubig. Actually dito, ano pag umiikot ka talaga, required talaga na may vest ka dito. May vest na nakalakay. Oh, saka ano to, malumot tapos pagka may panahon na namumuti siya. Kasi active pa siya. Vulkan pa rin. Kaya pag mga every 3 years namumuti yan tapos namamatay mga isda. Eh paano yun? Di tanim uli. Oo, oh, mag-ano ulit sila. Kaya minsan di sila nag-ano pag magtatatlong taon na. Di sila naglalagay na isda. Talagang alam nila, no? May sulfur, nag-sulfur. Misa may sulfur dito, mamay. Active vulcano. Kaya vulcan din yan. Anong vulkan to? Ito, Imok Hill. Ito yata, Imok Hill. Imok Hill. Nakalimutan ko pangalan ng isa. Ito parang, ito active talaga siguro to, no? Parehas na vulkan. Okay. Pero hindi totally umano talaga. Pero cones active na parang siya. Kaya tawag pa rin talaga siya active volcano. Kasi yung Marilaki, nabugyutan na ako doon. Dati lagi ako nandun eh. Mahigpit ang ano ngayon, Marilaki. Makakalusot ka. Pagbalik mo, doon ka huhulihin. Ganon estilo nila ngayon. Papapasokin ka. Ikot ka na sa baba, sa kabila ka na. Okay. Yun nga, ang masakit nga doon kung, siyempre, alam mo naman, maluwag na eh. Mm. Palalabasin ka, di ba? Siyempre, doon ka pa rin babalik. Doon. Mga HPG doon. Hindi na ako pumabalik doon kasi daming kamuti na rin. Aksidente ko rin, ayun. Dali ng tama. Dahil sa motor lang yan. Kasi anuhan nga talaga yun. Nawala ako. Siyempre nawala kasi discarte. Big deal mo na may nasa. Oo. Lalo na pag may nagka-cut. Inilagang ko. Nagulat ako. Ano na pala? Dulo na ako. Kurbada. Tulog ako na sa akin. May angkas pa naman ako. Kaya nga, ingat-ingat lang tayo lagi. Mabagal lang talaga. Ganun lang ang ano natin. Bagal-bagal ang takbo. Okay lang, at least nakarating ako dito sa Mujicap Lake. Matatapos ka dito mga 4. Hopefully, yung Tagaytay. Agad ka ngayon doon? Oo. Doon sa Sigsag. Ah, diyan ka dadaan sa ano? Diyan ako, dadaan sa Tanawan. Bakit ka Tanawan? Tama. Malamang doon ako tatagal nito sa Pandin. Oo, oh, maganda rin. Kasi yun nga, yun ang masaklap eh. At least pa makaano lang sa gitna o maya. Ako muna sa bayan ng damit. Para sulit na yung gusto mo. May ano ka ba, vlog type? RBM Venture. Ranting nga pala. Okay. Thank you, thank you. Kaya hanapin ko lang yan mo. Oo. Okay lang sana kung nahuhuli. Kaya nga pag nagkala niya, baka maagat ka ng palungan. Kailangan, hindi ka talaga ano ng paa. Ito, pwede mong, alam ko pwede yung talantahan niya, atake ka talaga. Kasi nga, di ba yan ang laging tali? Kasi yung ano daw, doon sa may pan din, may tali na ata na mahaba para hatakin. Pagkain pa lang. Punta ako noon nung wala pang ano doon eh. Hindi pa gaano talagang destination talaga. Meron pa doon malapit Bunga Falls, baka mapunta. Eh kung ano meron talaga rito. Ano lang yun, nagmamotor lang kami noon eh. Pasok. Pinakalagay, Bunga Falls. Tara, pasokin natin. O, maganda rin. Oo, ganda. Kaso ano, medyo maglalakad ka pababa. Tsaka minsan nagkakainkwento na doon naman. Police tsaka NPA.
Totoo. Kasi minasalubong kami ng pabalik kami, pulis eh, sabi ng pulis. May tao ba sa baba? Ah, talaga? Ay, may ano. Kasi isa bagay sa lugar na to, hindi pa imposible na mawawalan dito. Puro bundok pa to eh. Nagmadali kami eh. Kasi baka banatan to mga pulis. Madami tayo. Yun na nga ang ano natin. Nagpa-patrol naman lagi. Sige, Mojica Flake. Pupunta na uli ako sa ibang destination. Thank you sa ano. Thank you, thank you, thank you. Oh. Thank you. Ingat-ingat lang, thank you. Okay guys, welcome. Dapalakpakin Lake. Ito siya. Actually, hindi rin magagamit yung tubig talaga. Marumi din. Dito ang dami rin fish pan. Sa baba, tingnan mo. Nandun sa kalagitnaan, marami din mga cottage. Pero yung tubig, hindi talaga siya pwede na liguan. Ayan yung ginagamit nila. Ayan. Gitna. Ang daming palaisdaan na may maliliit na cottage. Pero yung tubig hindi mo pwede liguan dahil marumi talaga. Yan siya. Ang dami rin mga bahay na nakatira dun sa mga tabi-tabi. Kaya kailangan talaga linisin yung lake na to para matanggal yung dumi. Sobrang dumi. Grabe. Ito yung Palakpakin Lake. Ngayon, next na destination natin doon sa Barangay Angel. Tara, let's go. Okay guys, pupunta tayo ngayon sa lake ng Kalibato. Ito, tingnan nyo yung hitsura. Ito yung bundok na binababaan ko. Yan. Galing ako doon sa taas. Ngayon, bumaba ako. At bababa pa rin tayo ngayon. Tara! Ito yung bababaan natin. Let's go! Nakita nyo guys, ito yung pababa. Kaya no choice tayo kundi bumaba talaga. Ito nga talaga yun na pupuntahan natin. Nagkamali tayo. Yan. Ito, may makasasalubong tayo. Boss, saan yung papunta ang Kalibato? Ito na rin? Kala ko hindi. Puro mga tilapia pala yan. Kala ko kasi hindi na lawa yung pupuntahan ko eh. Kasi nandito sa baba. Malapit na lang, sir. Okay, thank you. Ayun yung kasalubong ko. Galing sila sa lawa. Akala ko kasi hindi na lawa yung pupuntahan ko kasi nandito tayo sa baba. Ayan. Ganun talaga.
Ito ang lake ng Kalibato ang mahirap puntahan. Sasadyain mo talaga. Ay, ito na. Malapit na pala. Yun. Nakita ko na. Ang linis din ng tubig rito. Nakita ko na siya. Ayun o. Malapit na. Actually, marami din mga bahay pala rito. Na mga nakatira na. Yun. Ito na sila. Ito, may mga bahay dito sila. Yan. Mga bahay. Ito. Yan. Ito. Ang laki din pala nitong Kalibato Lake. Ito. Malaki rin pala to. Yun, yung iba nangingisda. Yun. Yun, malaki yan. Ang laki-laki nun. Hanggang dun, oh. Pero wala tayong maiikutan, kundi dito lang talaga dahil puro mga bundok yung pupuntahan natin. Ay. Ayun si Sir, oh. Naghakot na ng mga kaway. Kuya, anong gagawin nyo dyan? Ah, balsa. Ayun si Kuya, galing sa bundok, oh. Kinuha yung mga kawayan para gawin balsa. Yun, yung lawa dito, ang laki din. Kalibato Lake. Santo Angel ang nakakasakop rito sa lawa ng Kalibato. Ito yung mga sasakyan nila. Ito yung mga sasakyan nila. Ito. Ito yung mga bangka na ginagamit nila. Mga fiberglass. Para pang maghuli sila ng isda dun sa laot. Hindi siya basta-basta tataob kasi may mga kawayan na nakalagay sa side. Yan. Yung sa mga fish pan na yun, mayroon din mga nakahanging na mga maliliit na cottage. Yun sila kuya namimingwit, oh. Actually hindi tayo makakaikot doon sa kabilang side dahil puro bundok na ang dadaanan natin. No, di ba kuya? Hindi na rin makakaikot doon sa kabila kasi puro bundok din, ano? Oh. Sabi ni kuya hindi raw talaga tayo makakaikot doon sa kabilang mga side dahil wala nang madadaan to doon talaga kundi magbabangka lang kuya, no? Oh, magbabangka lang daw talaga, eh. Kaya no choice talaga, eh. Kung wala ka rito bangka, hindi ka makakatawid dun sa kabilang side. Di ba? Parang nagre-rent sila, ganon. Yung iba pala nagre-rent na lang. Oh, parang may contact yan sila dito sa kabilang side. Okay. Parang kung siya nagre-rent dito sa kabilang side, papunta dun sa kabila, automatic na pagbalik, siya pa rin ang sakay pala. Ito nag-aakot ng kawayan. Kaya yung na dito business. Kung walang huli ng mga isda, ganun na lang ginagawa nila. Kung may magre-rent ng mga bangka nila, papunta dun sa kabilang dulo. Yun, nire-rentahan na lang nila. Ganun dito ang hanap buhay sa Kalibato Lake. Pero ganun pa rin sa ibang mga lake yung tubig.
parang hindi pa rin safe na mapaliguan dahil marumi pa rin eh. Iba pa rin yung color eh. Malumot yung kulay green. Ayun oh. Malumot pa rin. Yan. Ayun yung mga nainirahan dito sa tabi ng lake. Yun yun sila. Kaya tingnan nyo yung bumaba nga ako dun sa bundok eh. Para lang makarating dito sa Kalibato Lake na to. May dinaanan pa ako ron sa gitna na akala mo nature na, hindi pa pala. Yun lang pala talaga ang bundok na daanan para makarating ka rito sa Kalibato Lake. Ayan. Ganun lang. Ganun pa man ang pamumuhay na talaga rin nila dito yung pangingisda. Okay. Okay. Kalibato Lake. Bye-bye. Ayun po yung kabilang side, yun yung Yambo Lake. Kaya tinatawag to na Twin Lake. Dahil magkadikit lang totally sila. Ito yung mga balsa na nirerentahan kapag may mga tourist na pumupunta rito. Halimbawa, pag pumunta ka ron sa kabilang side, ito yung rerentahan mo sa kanila. Ito, mga nakatambay ngayon yung mga tao dahil nag-aantay sila ng mga pupunta rito actually. Kapag magrenta kayo dito sa balsa na to, automatic sila, ito talaga yung protocol nila na lalagyan ng life vest yung tao. Marunong ka man lumangay o hindi, automatic talaga na bibigyan kanila ng life vest. Ayun. Ngayon, yung mga balsa na to, may maximum sila kung ilang katao yung pwede sumakay. Maximum nila is 4 person. Sa ngayon, 550 per head yung single nila rito. Para marating mo yung Yambo Lake doon sa kabilang side. Yung 550 na yun, package na yon, may pagkain ka na. May pagkain ka na. Tapos, maliligo kayo doon sa kabilang side sa loob ng 2 oras. Ayan. Nakikita mo yung kabilang side. Yung Yambo. Try nga natin. Ito, sasakyan ko. Ito yung pag pumunta kayo sa Laot, ganito ang hitsura. Yan. Ito, maganda sila. Kaya masarap pag marami kayo pumunta rito. Yan. Kasi doon sa kabilang side, doon, sa kalagitnaan, pwede maligo yung mga turista doon. Sa kalagitnaan. Actually, ito, hindi naman totally ito dumi. Ito lang talaga yung kinakain din ng isda. Ito. Masarap kaya magbalsa kung gusto nyo magbalsa. Ito. Totally dito lang naman to sa tabi. Pero pagdating doon sa kalagitnaan, malinis yung tubig. Actually ngayon, hindi ako pwede maligo kasi wala akong dalang damit talaga eh. Kaya, kayo kung gusto nyo pumunta rito para sa pamilya nyo, ito yung tinatawag na Twin Lakes dito sa San Pablo, Laguna. Yan. Yan.
Actually, pwede rin naman siya mag... Kung gusto nyo dito mag overnight, may mga tent naman doon. Rerentahan nyo. 200 per tent lang. Yun lang ang magiging babayaran nyo. Kung gusto nyo rin mag-order ng pagkain, okay lang din naman sa kanila. Yun lang naman. Basta kung gusto nyo, ipasyal yung mga kaibigan nyo, mga kamag-anakan nyo, mga pamilya nyo. Dito, itry nyo San Pablo, Laguna. Maganda. Ito ay babalik-balikan mo kung masubukan nyo. Kaya kung bakit ang lake na to ay tinawag na the Seven Lake dito sa San Pablo, Laguna, sapagkat ito yung napapalibutan yung munisipalidad ng San Pablo. Tapos ang mga pumupunta po dito, sir, is may mga certificates po. May barangay certificate yan sa barangay nila, or kung may health certificate po sila, ayun po yung dinadala nila. Tapos pinakikita sa aming barangay bago po mag-tuloy dito. Sa barangay po muna namin tumadaan. Oh. Mali na naman yung nandun sa page na itong Lawa ng Pandin at saka Yambo is nasa kupan ni Barangay San Lorenzo. Ano ba ang pwede mahingi sa inyong contact number ito? Para kung ganun online na yung pagpasok rito sa mga turista. Para... Opo. Sige, sige. Yan lang kita, mama. O sige, ma'am. Bigay mo number mo. 0963-48-95-923. Anong pangalan po nila, ma'am? Rowena Tolantino. Okay. Yan po, pwede din po nilang makita nung mga nagiging bisita namin, sir. Pag galing po dito, pagdating po dun sa dulo, yating po nila yung 3 minutes pataas, sir. Pagdating sa taas, viewing lang po, makikita na lang yung Yambo Lake, sir. Saan? Dyan? Yan po, dun sa dulo, sir. Yung po malapit sa Mayduyan po. Dun po, sir. Ah, ibig sabihin, parang may butas pa yung pagano'n? May daan po. May daan po. At least, kailangan namin malaman, ma'am, na kung magkano talaga yung nagiging rates nyo rito. Dahil, yung sa dati kasi, kung masusundan natin yung ano ng tourism, malayo na talaga kung sa ngayon. Diba? Eh, dahil nga, sir, pandemic, nag-umpisa po kung may magbago ng rates, sir, no... December 19 po, when 2020. Yun na yung... December 19, 2020, sir, na bago na yung rate namin, 550% na po yun, sir. Doon na nag-umpisa po yung rate na bago namin. Kasi nga po, sir, dati-rati yung bansa namin, sir, marami yung nakakaano ngayon, mga 4 person, 5 person. Ano, depende, sir, kung magkakasama kayong pamilya. Halimbawa, sa isang balasa, sir, at malaki naman po, pwede naman po yung 10, basta magkakapamilya naman po sila, sir. Ah, basta magkakasama. Ano, kasi magkasama na sila sa... Pero, ganun pa rin, per head. Per head pa rin, per 550 pa rin. Kahit bata or matanda, ganun pa rin? Pag bata, sir, ang 7-year-old, sir, pataas, yun na po yung pool na po yung ano, 550 per head na rin, sir, may pagkain na rin. 7 years. Complete package na. Yes, sir. Okay. Sige yun. Ganun lang po, ma'am. O, salamat sa time na binigay nyo. Salamat. Ang sa amin lang kasi gusto namin malaman. Gusto malaman ng lahat kung sino man mga gusto pumunta rito. At least, alam na nila kung magkano yung magiging rates dito sa... Ayun nga po, sir. Depende lang, sir, kung halimbawa nakabook kayo at gusto nyo magpa-additional, sir. Kahit halimbawa po, liempo, or sinigang na baboy, or sinigang na isda, yung ganun, sir, na tilapia, ganun. Okay, yun ang importante. Mas maganda pa rin na mag-advance booking na lang. Apo. Para kung may gusto nga po kayo, sir, na halimbawa ipadagdag or additional talaga, ano yun, mai-prepare po namin yun. Okay. Lalo na't mga nakabook. Okay, salamat, ma'am. Okay. At least, nandito na yung contact number niya. Okay. Salamat.
Thank you. Okay. Okay. Hanggang sa muli. RBM Venture.